Tama po, napagulo lang mga kababayan sa ating bansa. Alin gusto ninyo? Vendors party list o communist party list? Saka itong mga billionaires party list. Iniman po sila marginalized sector, lalo yung billionaires party list. Kung yung billionaires party list mga kababayan, hinayaan na magtakbo ng Commission on Election, ito pa kaya na tama po sa espiritu ng batas? The spirit of the law na bigyan ng yung party list law, bigyan ng tamang representation in Congress yung mga marginalized sector. Ito naman po yung bago naming product na binibenta online. Eye Glow Serum, whitening po siya. Tingnan ninyo yung epekto sa aking anak na architect before and now. Yung mga inquiries po ninyo, dumiritso na lang kayo sa kanyang Facebook account, Riz Maravillas. Third day mga kababayan ng filing ng mga COC, ng mga tatakbo sa pagkasenador, congressman, gobernador, mga local officials. Pero tandaan natin mga kababayan, pili na tayo po ng mga bagong mukha, lalo sa pagkasenador po. Bagong pangalan naman po, yung mga pabalik-balik na sa Senado, napagbigyan na rin natin sila noong mga nakaraang mga taon. Di ba? So, mga bagong pangalan naman po. Sa akin po, ang number one ko sa lista, Benhur Abalos. Napakasipag po ni Ben Abalos. Saan ba to? Sabi dyan, Davao City, Davao Oriental. Kasama ang mga guro at estudyante, ating pinagdiwang ang Pasinaya. The 2024 Division of Davao Oriental World Teachers Day Celebration sa Caraga, Davao Oriental. Buong puso nating kinikilala ang mga haligi ng edukasyon na may buong tiyaga at malasakit sa paghubog ng kinabukasan ng bawat kabataang Pilipino. Bilang dating guro sa University of the Philippines, batid ko ang bigat ng responsibilidad at sakripisyong pasa ng bawat guro. You will have sleepless nights. Kaya't lubos ang aking pasasalamat sa mga guro sa kanilang walang sawang pagsasakripisyo at dedikasyon. Mabuhay ang bawat gurong Pilipino. Ito mo na, hindi natin alam, isang guro pala mga kababayan itong si Ben Abalos. Malawak yung kanyang karanasan, inilan pala sa politika, pati sa akademya. Party pala siya mga kababayan, party ng kanyang karanasan. Di ba? At yung pangalawa sa aking listahan po, dalawa pa lang yung aking napipili. Bagong mukha, galing sa hanay naming mga vloggers, si Mark Gamboa po. Try natin po yung mga bagong mukha. New breed of politicians, from online to the ballot, content creators, join the political arena. Na insecure po yung iba naming mga kasama sa vlogging. Binanatan po kaagad po, binalatan ni Banatbay. Nainggit po si Banatbay kay Mark Gamboa, naunahan siya. Kanya-kanyang hilig po yan mga kababayan. Ayaan lang natin, tumakbo ng tumakbo yung gustong tumakbo, gustong maglingkod. Si Basti nga, sabi ni Banatbay, tatakbo na daw na senador. Sabi nga natin, nang i-announce ni Inday, natatakbo, tatlong Duterte po, si Pulong, si Baste, tapos si Digong, tatakbo daw na lahat na senador. Wala man tayong problema kasi tayo yung boss. They are just applicants mga kababayan. Tayo yung employer po, remember? Tayo yung mag-hire sa kanila. So susuriin natin kung baga, naaayon sa ating preferensya yung magsisilbi sa ating mga pangangailangan ng mga mamamayang Pilipino. So, anyone na gustong mag-apply sa trabaho bilang senador, basta't kwalipikado po ayon sa batas ng sa election laws natin.
kung wala mang disqualification, ano yung rason na hindi lang na hindi natin ayaan silang tumakbo? Tama? Mas marami po, mas masaya. Patakbuhin lang natin ang patakbuhin, mga kababayan. Ngayon nga po, si Kerwin Espinosa, kilala ninyo si Kerwin Espinosa, yung mayor ng Leyte? Yan po, self-confessed drug lord, launches sa mayoral bid in Leyte. Sa Albuera po, self-confessed drug lord Roland Kerwin Espinosa filed his certificate of candidacy for mayor of his hometown, Albuera in Leyte Province. The same post held by his slain father. Sabi po niya, I am running to help those who are oppressed regardless of your age and economic status. He told the cheering supporters, Kerwin was released from jail after the regional trial court in Baybay City junk a case against him for lack of evidence. Na pawalang sala po ng usgado. So, qualified uli siya na tumakbo. O di ba? Iyong commission on election po, tanggap lang po sila ng tanggap, sabi po ng COMELEC. Ang magdidesisyonan niya yan, yung COMELEC Manila, once alibawa may nag-file ng disqualification case, then the COMELEC will act on it. Pero, ngayong filing po, basta tanya yung mga requirements sa filing ng COC, kompleto, tatanggapin namin lahat yung mga magwa-file. Ganun po yung sabi ni Attorney George, COMELEC Chairman George Garcia. Tanggap lang ng takba, tanggap po. Si Alice Go nga po, mga kababayan, pinag-iisipan ng kanyang abogado kung magpa-file. Magpa-file siguro. Magpa-file pa rin siguro po na mayor o kung hindi, sabi, tatagbong senador. Sikat na kasi. You see? Wala pa man po kasi disqualification case. Sabi mismo ng Solicitor General, Goo can still run unless ma-disqualify na siya ng tuluyan. And sabi dito, detained Bamban Mayor Alice Goo may still file a certificate of candidacy and run in next year's elections despite an earlier ombudsman order disqualifying her from holding a public post. Sabi po ni Solicitor General Medardo Guevara. Guevara said in an interview that none of the cases against Goo, including the ombudsman's decision dismissing her from service, has attained finality. So wala pang finality po. If the question is whether she can file her certificate of candidacy, the answer is yes. It's ministerial anya on the part of the COMELEC to accept her certificate of candidacy, but whether she'll be able to or be qualified to run or not is another matter. That's a totally different matter, sabi po ni Guevara. Napanood ko kahapon yung abogado, baka nga mag-file, senador na. May batas tayo, ganun talaga po eh. O ngayon, alimbawa, tumakbo siyang senador at manalo kasi sikat na sikat si Alice Goo at saka isupport ng Beijing. Ayan, nasa sa atin yan kasi kung ibubuto natin, di ba? Ang final approval po ng mga nag-apply for the different positions na tinatakbuhan ngayon, senador, congressman, and local positions, tayo po na mga butante. Tama po, mga kababayan. Pero actually, hindi man yan yung ating topic. Ang topic po natin ngayon, si Harry Roque, kasi pinapasurrender na. Sumuko ka na, Harry Roque! Sabi ng Quad Committee. Wala eh. Dininay ng Supreme Court, mga kababayan, yung kanyang amparo request. But before we continue with that, mga kababayan, click subscribe muna dito sa ating YouTube channel. And hit the notification bell para lagi po kayong updated sa mga kaganapan dito sa ating bansa. Like and share na rin po ninyo ng ating video. At huwag na rin po ninyo na skip yung ating mga commercial ads para tuloy-tuloy lang ang pag-unlad ng Bagong Pilipinas! At itong ating programa, mga kababayan, atin sa inyo nitong ating mga sponsors, Firmax Filming and Lifting Cream. Pinapay po sa mga pulses in affected area. Mainam po ito sa mga pains.
at paninigas ng mga kasok-kasuan. Ito sa mukha naman yung application anti-aging, Automax po siya. Ito ay Glow 60 mga kababayan, whitening po siya, made in South Korea. Ito naman po, Ningxia Red Mix Fruit Drink, gawa po siya sa goji berry. May anti-cancer properties po siya. At sa mga nagana po ng Malinis and Spacious Fitness Gym, pumunta lang po kayo sa aming Colossal Fitness Gym. May Grab car rental din po kami. At bills payment po sa aming office. At saka sa mga mahilig po sa mga imported bags, manood po kayo sa live selling ni Madam Aileen Rosales sa kanyang Aileen Closet po. Pati mga shoes, ito yung kanya po. Ito yung kanyang page. Kita ninyo, napakagandang mga ano, online selling po siya. Oh. Si Madam Aileen Rosales. Cellphone number niya po, 773-798-7816. Before natin pala pag-usapan mga kababayan si Attorney Roque na pinapasoko na ng Quadcom, balikan natin yung mga kandidato muna. Si fourth nominee ng vendors party list po, si Diwata, binas po ngayon ng ano, ng isang kilalang media blogger din. Binanatan po ni Rindon Labrador. Sabi po ni Rindon Labrador, baka akala ni Diwata magluluto at magtitinda lang siya ng pares. Pakitanong nga kung alam niya yung pinasok niya. Nag-aalala ko para sa kanya. Kayo naman, sa totoo lang po, mga kababayan, ako walang problema kung tumakbo si Diwata as party list ano, nominee. Kasi yung representation niya, tama naman po, vendors party list. Tinanggap ng Commission on Election na pwede, kwalipikado yung kanyang party list po. Kasi sa totoo lang, yun po yung design ng party list system natin, na yung mga sektor na tinatawag na marginalized sector, dapat po may representation in Congress. Mas tama nga po yung representation ni ano, ni Diwata kaysa sa ibang mga party list. Mas gusto ko pa itong vendors party list kaysa sa communist party list. Tama po, na pagulo lang mga kababayan sa ating bansa. Aling gusto ninyo, vendors party list o communist party list? Saka itong mga billionaires party list. Iniman po sila marginalized sector, lalo yung billionaires party list. Kung yung billionaires party list, mga kababayan, hinayaan na magtakbo ng Commission on Election, ito pa kaya na tama po sa espiritu ng batas, the spirit of the law, na bigyan ng yung party list law, bigyan ng tamang representation in Congress yung mga marginalized sector. At yung vendors, mga kababayan, ay totoong marginalized sector sila. Sino pa man ang magre-represent ng vendors kung hindi vendor? Tama? Ang question ninyo po, yung mga party list, na mali man po yung representation at hindi marginalized, kailan na po naging marginalized sector yung mga bilyonaryo? Di po ba, mga kababayan? Kaya wala akong problema sa vendors party list. At kung maging congressman, mga kababayan, itong si Diwata, tama lang yung representation niya. At saka, yung pagiging congressman, di ba ang tawag sa kanila representative? As a representative, dapat tama yung representation mo. You represent the people. Si Diwata, ang gusto niyang i-represent yung mga vendors. Ano yung ano niya, trabaho? Di ba magtitinda? Questionin ninyo kung vendors party list siya, pero ang nominee hindi vendor. Misrepresentation. Kaya itong si ano, hindi nag-iisip ng matino itong si Labrador. Basta lang bira ng bira. Tama yung representation ni Diwata. At yung pag-craft ng batas, mga kababayan, madali lang naman yan. Pwede siyang maturuan, mga kababayan, kung paano gawin. At may mga seminars na
ibinibigay yung ating gobyerno. Halimbawa, yung DILG, nagbibigay sila ng mga seminars para sa mga newly elected officials on legislation and public administration. Sa UP, nagbibigay sila ng ganyan. Yung mga bagong mahalal, new termer po, may short course mga kababayan na binibigay yung UP. And I think madali naman matuto itong si Diwata kahit hindi po nakapagtapos. Eh sabi ko nga, yun ang rason kung bakit po sa pagtakbo sa mga posisyon sa gobyerno, hindi po sinusukat sa educational attainment, able to read and write lang. To give equal opportunity to every Filipino na gustong maglingkod. Hindi man po yan nasusukat yung leadership sa educational attainment ng isang tao. Nakita ninyo, may mga business leaders nga po, hindi nakapagtapos. Mga billionaires pa sila. Si Facebook, si Meta, si Mark Zuckerberg, hindi man nakapagtapos. Si Bill Gates, hindi man nakapagtapos. Napakaraming mga ganyan, naging mga successful sa kanilang mga profesyon. Huwag natin ipagkait kay na maging congressman, kay Diwata. Di ba? Tama yung kanyang representation sa party list, vendors. Magalit kayo kung ang representative po ng vendor, isang bilyonaryo. Yan po ang espiritu ng party list system. Yan ang mismong design po niyan. Give voices to the marginalized sector in Congress para yung interest nila maisulong din po. Kaya tingnan ninyo, may kabataan party list, may makabayan black, may waray, may ako Bicol, kung ano-ano pang mga party list. Pero itong mga kilala natin mga party list, mga billionaires ang mga representative. Di ba? Pero ito mga kababayan, galing talaga sa from the ranks. Gusto niyang isulong ang interest ng mga vendors. Sino pa man ang mas na nakakaintindi ng interest nila kung hindi yung galing sa kanilang hanay. Tama ba? Gusto mo Rindon Labrador, magtatag ka rin ng sarili mong party list. Party list na mga malalaki ang muscles. Diba? Gawa ka rin. Huwag ma-engage sa kung sinong gustong maglingkod sa kanilang hanay. May gusto rin silang isinusulong na interest. Yung protection ng mga vendors na panood ko po yung interview kay kay Diwata. Ayan po yung yung statement niya mga kababayan as published by Inquirer. Pakinggan natin. Pero wala pa po kasi nagre-represent ng vendor party list. Nandito kami ngayon para maging boses sa lahat po ng mga vendors, para tulungan po, magtulong-tulong kami para may angat po ang mga vendors. Oh, tama naman po. Talaga, kasi naranasan ko talaga kung paano talaga makipaglaban sa mga, nakiklaring tayo. Ang batas na gusto kong gawin, tapos lalong-lalo na po yung sa karanasan ko din na medyo, yung permit medyo napakahirap, yun kasi ang naisip ko. Gusto naintindihan niya eh. Mag-implement ako ng batas sa pag-aralan na para mas mapadali. At susunod tayo sa batas talaga, pero yung hindi mahirapan yung bawat maninindang Pilipino na kagaya lang naman sa akin, mga small business lamang po kung tawagin. So parang ganun po yung naisip ko. Tapos yung tulungan yung mga vendors na, yung iba sabi ko nga, yung mga nasa kalsada, ayusin natin na hindi naman dapat yung basta na lang kukunin yung mga paninda, kasi lahat naman yan pinaghirapan, yung iba niyang inutang pa yung puhunan. Isa pa yan sa mga naisip ko na gagawin ko para makatulong sa bawat manindang Pilipino. Paano niyo po nakilala ang vendors party list? At kayo po ba ay voluntary na sumama po na maging fourth nominee or inimbitahan po kayo? Voluntary po akong sumama kasi last year ko pa silang nakilala, tapos yun nga napag-usapan namin regarding sa vendors. Ako mismo yung voluntary sumama kasi gusto ko din talaga, tulad ng sinabi ko, karoon ng boses yung bawat maninindang Pilipino para ipaglaban din naman yung karapatan ng bawat maninindang. Kaya po sumama ako ng kusa sa kanila para mag-volunteer. O ngayon, tinanong siya, wala ka naman niya background sa legislation. Inusgan kasi siya kaagad. Sabi po ni Diwata, before ninyo ako usgahan,
bigyan mo muna, bigyan niyo na muna ani ako ng pagkakataon na makapaglingkod. Matalino rin. Tama? Afterwards, kung wala siya sigurong nagawa, o di, pwede na ninyong batikusin siya. Pero this time, bigyan muna ninyo ng pagkakataon. Anyway, yung representation niya, vendors, at siya, tama lang na mag-represent ng interest ng vendors kasi mismo siya, vendor, naintindihan na ninyo rin doon, labador. Ang batikusin natin, yung mga nagre-represent sa mga mahirap na bilyonaryo. Paano ka mag-represent sa mga mahirap na isa kang bilyonaryo? Pero party list sila. Dapat billionaires party list, representing the billionaires, okay lang yun. Tama, magpakilala talaga na sila party list ng mga bilyonaryo. Hindi yung ginagamit yung pobre. Kasi mga kababayan, hindi tama sa mismong espiritu ng batas, party list system, yung law na nag-create po sa party list system, na dapat yung mga marginalized sector bigyan din ng boses sa Kongreso, hindi lang yung mga bilyonaryo. Tama ba? O ngayon, mga kababayan, dito tayo sa issue kay Atty. Harry Roque. Iwan ko si Atty. Harry Roque kung makapag-file pa na tumakbo sa pagka-senador. Pwede siya mag-represent siya sa mga pugante. Di ba? Kung hindi, kasi yung dati niyang party list, nakalimutan ko, dati siyang party list member din po, party list representative, kaya umupo siya as congressman. Kaya lang yung party list niya, isinuka siya. Yung nagre-represent nga, si Salo, Congressman Salo, estudyante niya yon sa law school. At ninong pa, ninong siya, kinontem si Harry Roque. Isinuka ng kanyang sariling party list, pati ng representative, kinontem siya. Di gawa siya, mga kababayan, ng sarili niyang party list, pugante party list. Mag-represent siya ng mga wanted na tulad niya. Anyway, mga kalyado niya, lahat pinag-anap. Ano ba? Yung isa, nauli na si Pacquiao. Oh, ito ngayon yung panawagan ng Quadcom sa puganting si Harry Roque. Sumuko ka na, Atty. Roque. The House Quad Committee called on presidential spokesperson in a fugitive Harry Roque na mag-surrender na sa panel. Matapos po, mga kababayan, na yung kanyang only legal recourse against the committee's detention order ay binasura ng Supreme Court. Yes, sabi po ni Congressman Dan Fernandez, hindi niya ito ang panahon para magpalusot. Attorney Roque should face the music and answer the allegations in the proper forum. Ang batas ang dapat manaig. Hindi dapat itago ni Roque ang kanyang sarili sa likod ng mga technicalities o mga writ na wala namang basihan. Sabi naman po ni Congressman Ace Barbers, the Quad Committee is uncovering layers of criminal activities tied to POGOS and we need full transparency from everyone involved. Kung walang tinatago si Attorney Roque, bakit siya nagtatago? The public deserves to know the truth. Tama, mga kababayan, nasira na yung buhay ni Atty. Roque. Imbis ngayon sana, mga kababayan, nandun siya sa COMELEC para mag-file ng kanyang Certificate of Candidacy sa pagka-senador. Wala eh. Iyan niya, Mr. Marabillas, kumusta naman yung mga kandidato ng nausog? Tatlo lang yata, mga kababayan. Si Bongo, si Ipe, tapos si Bato. Pero malamang sa malamang ang mga kandidato ng nausog ay inidoro po pulutin. Pababa ng pababa po yung ratings ni Bongo saka ni Bato. Ang pumapasok sa Magic 12 sa survey, latest survey po ng SWS, yung hindi man yata kakandidato, si Digong,
Sinigong, sabi po, baka tumakbo as mayor ng Davao sa Kasibaste yung tatakbong senador. Alam na ninyo kung ano yung dapat ninyong gawin, mga kababayan. Di ba? And aywan ko kay may iba pang mga sinusulog yung mga nausog na tumakbong senador si Vic Rodriguez. Hindi pa natin nakikita. Anyway, yung filing ng kandidasi, mga kababayan, hanggang October 8, kung sila nga, mga kababayan, hindi man yata nagkakasundo si Vic Rodriguez, hindi man yata member ng PDP. Nag-away-away na yung mga nausog, pati yung mga vloggers nila. Yung iba bumalik na kay BBM. You see? Mahirapan sila kasi, mga kababayan. Unang-una, si Pacquiao nakakulong na. At umiiwas na po na sumali sa mga rallies yung kanyang grupo, yung KOGC. Nasira na po eh. At saka yung Pogo po natigil. Saan pa man kukuha po ng pundo? Yung mga spice ng China rito po, nabuking na. Sa investigasyon ng Quadcom. Siyempre, pag ganyan, mga kababayan, stop muna niya tayo. Palamig muna. Di ba? Kaya malabo na po yung grupo ni Digo. Malamang maubos, mga kababayan, na matalo. Eh kasi ngayon, yung issue po sa China ay naging political issue na po. At galit yung ating mga mamamayang Pilipino sa mga pro-China politikos. Kasi alam nila na yung China po nang gugulo. Siya yung nasa likod ng political instability. Sila yung nag-sponsor ng gulo po. Kahit noong panahon ng dating Pangulong Ferdinand Idralin Marcos, sino pa man po yung nanggatong ng gulo rito kung hindi yung China para mapalayas po yung Amerika? Eh, nagtagumpay sila, American basis po. Pinalayas yung American basis po dito. At yung target nila, painain yung ating defense. Abuti na lang po ang nanalo ngayon ang ating Pangulong BBM. BBM. Kaya po, lahat ng mga pro-China politicians po, ishoot natin sa Inidoro. Tama po, mga kababayan? Sa mga naghanap ng malinis and spacious fitness gym, pumunta lang po kayo sa aming Colossal Fitness Gym. We also offer grab car rental with our brand new 2023 model ng Toyota Innova. We also accept booking for those who are planning to travel via PAL, Cebu Pacific, and other airline companies, local and international, and bills payment for Meralco bills, PLDT, Aleco bills, etc. Ang Colossal Fitness Gym is located at 3rd floor Security Bank Building, Lanco Business Park, Legazpi City, Albine. For inquiries, look for Chilon Maravillas, contact number 0966-802-0949. Yan yung aming Innova. Lagi na pong matao sa amin. Pati mga foreigners po, tingnan ninyo. Mga British tourists sila. Ang lalaki ng katawan na, mga kababayan, nag-gym sa amin. Ito naman po, international. Ito mga taga, mga European sila. Ito naman yung bago naming product na binibenta online, Eye Glow Serum. Whitening po siya galing sa South Korea. Tingnan ninyo yung epekto sa aking anak na architect entrepreneur, Riz Maravillas. For inquiries, look for Riz Maravillas on FB. Ito naman po, Firmax Framing and Lifting Cream. Tinapahid po ito sa mga pulses and affected area. Mainam po ito sa mga pains at paninigas na mga kasukasuan. Ito po, Automax Regen Serum. Sa mukha naman yung application. Anti-aging po siya. You will look 10 years younger than your age. Sa mga cancer patients naman po, baka lang gusto ninyo itong itry. Nengsha Red Mix Fruit Drink. Hindi man po siya gamot. Food supplement siya. Kaya lang, gawa siya, mga kababayan, sa goji berry. Yung goji berry may anti-cancer properties. Yung mga inquiries ninyo, dumiritso na lang kayo sa aming messenger sa Facebook para masagot namin agad. Ayos po. Ako po si Dante Maravillas. Bye-bye. God bless.